Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, January 3, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pinakasentro nito. Pero yung extension ng kanyang kaulapan na nagpapaulan po yan dito sa may parte ng Mindanao, dito sa may Visayas at maging dito nga po sa may Palawan. Asahan nga po natin dyan ha, yung mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan at posible nga rin po dyan ha, yung pagguho ng lupa at yung pagbaha. At dito nga po no, sa may parte ng Albay, Sorsogon, sa Masbate, Romblon, Palawan, sa may Basilan, Sulu, sa may Tawi-Tawi, Visayas, sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula ay nakakaranas tayo dyan ha, ng mga pag-ulan. Yan po ay daladala nitong low pressure area na nandito nga po sa may western section ng ating bansa. At ito namang Northeast Monsoon o yung amihan ay nakaka-apekto yan sa may Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, Aurora, and rest of Bicol Region at maging dito nga po sa may Mimaropa ay makakaranas tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan lamang. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, meron po tayong isa pang posibleng low pressure area ulit na makakapekto sa ating bansa. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by tomorrow, January 4, asahan pa rin po natin ha, yung malalakas na pag-ulan sa may Visayas, sa may parte ng Bicol Region, sa may Mindoro Provinces, lalo na po sa may Palawan dahil yung pinakasentro nga nitong low pressure area ay posibleng nga po pumasok yan ng ating bansa at andito po yan sa may parte ng Sulusi. Pagdating naman ng January 5, ito nga po ilalabas na ng ating bansa at lalayo na po yan, pero magdudulot pa rin po ng extension ng kaulapan niya. Magdudulot pa rin po yan ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po tayong makaranas ng mga pag-ulan. By January 6, tuloy-tuloy pa rin nga po makakaranas tayo ng pag-ulan, lalo na po dito sa may eastern section ng Visayas, eastern section ng Bicol Region, dito sa may eastern section ng Luzon ay makakaranas din tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. By January 7, ito na nga po, meron tayong possible low pressure area na posible nga po itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magpapaulan uli yan sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. By January 8, yung pinaka low pressure area natin, andito po yan ha, sa eastern section ng Davao at magpapaulan yan dito sa may Mindanao, sa may Visayas, hanggang dito nga po sa may Palawan. By January 9, tuloy-tuloy pa nga rin po, makakaranas tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa ating low pressure area. At ito naman po ay susubsub pababa, yung pinakasentro nito ay posibleng lumabas din ng ating power line, pero magdadala pa rin po yan ng mga pag-ulan. By January 10, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dito sa may Palawan, sa may Visayas at Mindanao, bunsod pa rin itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By January 11, tuloy-tuloy pa rin po, makakaranas pa rin ng pag-ulan ang Visayas, Mindanao, maging ang Palawan. Kung mapapansin natin, tuloy-tuloy na pag-ulan po ang ating mararanasan. Kaya sana po tayo mag-iingat na dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating ng January 12, yung low pressure area ay posibleng malusaw po yan at makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Again, inuulit natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Isang magandang balita lang po natin ngayon, sa loob ng January 3 hanggang January 12, wala pa po tayong nakikitang anumang posibleng bagyo na mabubuo o papasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.